Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? At once again, welcome back sa ating channel, Talkies ni Pidol. Mga kababayan, good news muna tayo, no? Yung balitang PBBM, yung mga ginagawa po ng Pangulo, yung mga good news naman, mga aprobadong batas, mga ginagawa ng ating mga leader, aside kay Pangulong Bongbong Marcos, kay VP Sara, yung mga legislators natin, no? Yung mga panukalang batas nila, na isinusulong nila, na aprobahan na, ibabalita natin. Para naman, kayo po ay medyo updated. Hindi lang po updated sa mga tabloids, sa mga chismisan, yung mga kaso-kaso na napupunta kay Sir Rafi Tulfo, o yung kaganapan sa showbiz. Kahit papano, may alam din kayo na gaganap para sa ating bansa at para na rin siguro sa inyong kabutihan at sa inyong pamilya. Ito po yung isa sa mga good news sa politico.ph o yung P-O-L-I-T-I-C-O. Kasi meron din pong politico.com.ph. Baka malito kayo, no? So, ito po, dalawa po ang i-report natin sa inyo para naman, kung hindi dalawa, tatlo, para marami-rami, no? Panukala para mabawasan ang mga Pilipinong walang trabaho, aprobado sa Kamara. Yun daw pong bill, no, na nagpapanukala na mabawasan ang mga Pilipinong mga counting posts around. Ito po, may panukala po sa Kamara at ito po ay aprobado na. Ay, sabi sa news, so ano po yan? Pumasa sa pangatlo at huling pagbasa ang panukala na layuning bawasan ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa pamamagitan ng pagtutugma ng kanilang edukasyon at kasanayan para sa mga job opportunity. Pahayag ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez ang House Bill Number 7370 o ang An Act Creating a Tripartite Council to address unemployment, underemployment, and the job skills mismatch problem in the country, and appropriating funds therefore, ay makakabuti para sa mga walang trabaho, sa mga estudyante sa kolehiyo, at iba pang mga estudyante. I-match natin yung ating skills, yung ating napag-aralan sa higher education. Kinakain talaga, mag-extra effort ka, no? Ganun po, paano ba lang yung tulad ko na walang kakayahan para mag-extra effort, kulang sa financing. Nag-OJT nga kami, ano lang trabaho namin noon? Wala sa computing. Magbasahin mo tong flowchart na to, gawa ka ng flowchart. Ganun po, ang, sa akin ha, correct me if I'm wrong. Sana naman sa industry ngayon, with this help, no, lalo na sa computer industry, no, sa mga school dyan, tignan nyo po, wag lang yung basic, the basic you have first year. Para turuan sila ng basic operation ng computer. Pero pagdating na po sa computing, ibigay nyo po yung latest software na mostly ginagamit ngayon. O tulad ngayon, ano ba gamit? Diba? Python. O ano pa? O meron na nga chat, GPT. O anong gamit doon? Open source yan. Turuan nyo silang mag-open source. O pag business naman, anong mga application software ang ginagamit sa business? O meron pa bang Oracle, SQL, di ba ganon? Ganon po ituro natin sa school, hindi yung tuturuan niya ng makaluma kasi fundamentals ang ituturo natin. Oo, napag-aralan natin ang fundamentals, but how in reality? Paano ko i-adapt yung fundamentals sa reality? Papoprogramming ganyan? Alam mo ba gumawa ng ganito? Kayo bang gumawa ng website? With interactive na ganito, mag-i-email, merong contact us, ganyan? Marunong ka bang mag-Perl? 'Di ba? Yung PHP, SQL, ganyan. Sa computing ang tinutukoy ko, ha. Sa mga iba po, katulad ng sa mga nursing kayo po, anong specialty ninyo? ICU nurse ka ba? Med-surg rep ka ba? Neonatals ano ka ba? O all around ka, emergency nurse ka? Ganon? Tama lang 'yan. Tama 'tong panukala na 'to kasi minsan hindi po yung ibang school hindi nagiging competitive yung mga estudyante. Pero ang mahalaga dito, yung napag-aralan mo sa school, pwede mong i-apply in the current trend of the industry. Hindi tulad po nung nangyari sa experience ko. Ina, DOS-based, Pascal-Pascal pa nun. Assembly language, low-level language, paglabas namin, putang ina.
karamihan mga businesses ang ginagamit nila, higher than COBOL, wala na. Higher than Foxtrot, wala eh. Ano ginagamit nila? Ibang language po? Di po ba? Dapat ang mga school, magtanong kayo sa mga industry tulad na itong computer science. So, ano ba ang ginagamit ng mga top leading industry dyan? O dito sa Amerika, ano po ang gamit? Tanong kayo. Ano ang top trends computing software na ginagamit ngayon para mag-develop ng mga programs? Ganun din po sa ibang mga kurso. Sa architecture, ano ang latest? Sa engineering? O di po ba? Ano ang latest? Anong ituro nyo? Kasi nang binabayaran ng estudyante. Ituro nyo lang yung fundamentals ng first year. That's it. O after that, 4 years, 5 years, turuan na ng 4 years yan. 3 years lang, competitive na eh. O, di ba? Hindi yung kung saan saan pa. Minsan, ang bagsak, wala na. Minsan, napupunta na lang dyan sa mga groceries, di ba? Cashier. Hindi man po sa pagmamalit. In reality lang tayo. Di po ba? Ito po, mga kababayan. The same, ha? The same news agency lang tayo, politico.ph. Panukala na magbibigay ng proteksyon sa mga magsasaka mula sa pagkalugi. Aprobado sa Kamara. O, yan daw po. Bibigyan ng proteksyon yung mga magsasaka na nalugi. No? Ang gandang panukala po nito. Tingnan nyo, ang ginagawa ng ating 19th Congress, talagang lahat po, tinutugunan. Maganda yan. Inaprubahan ng House of Representatives ang House Bill Number 7387 o ang panukala kung saan lalawak ang sakop ng serbisyo ng Philippine Crop Insurance Corporation para isama ang pagprotekta sa mga magsasaka laban sa pagkalugi mula sa epekto ng mga kalamidad, plant diseases at pagkalat ng peste sa mga pananim. Ayon sa opisina ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, o siya na naman. Di po ba? Ang tanong ko dito, hindi ba kasama yan dito sa insurance nito, dito sa Philippine Crop Insurance Corporation? Bakit ngayon nyo lang yan na ipanukala? Eh talagang kawawang-kawawa naman pala ang mga magsasaka. Mangungutang tapos malulugi dahil binagyo. Lumubog yung lupa. Wala na. Na plant disease. Na peste. O paano nangyari yan? Wala nang tatakbuhan. Wala nang safeguards yung magsasaka. Di ba dapat given yan? Diyan sa insurance na yan? Crop insurance? Sa ilalim ng panukala, sakop ng insurance ang mga agricultural commodity gaya ng palay crops at iba pa ayon sa Board of Directors ng PICC. Ay dapat matik yan, mga kababayan. Kung sino man yung gumawa nitong PCIC na to, no? PCIC, sorry. Eh dapat sinama nyo yan lahat na ng crops. Kasi alam nyo naman ang nature dyan sa ating bansa. 6 to 8 months, bagyo. Tapos pinipeste pa sila. O ano na? Diba? Kawawa naman. Itinala rin sa panukala ang pulisiya ng estado na bubuuin at suportahan ang sapat na agricultural insurance program bilang mekanismo para sa pamamahala sa panganib na maaring mangyari sa sektor ng agrikultura at patatatagin ang nararanasang financial fluctuations ng mga agricultural producers sa pagkawala ng mga pananim o livestock. Kasama sa programa ang mga agricultural facility at iba pang kaugnay ng mga infrastruktura para manghikayat sa mga lending institution na palawigin ang pagpapautang sa sektor ng agrikultura. Sakop rin ng insurance ang halaga ng mga production input, ang trabaho ng magsasaka at ang parte ng expected yield based sa mga board director. Hindi kasama sa panukala ang insurance protection sa pagkalugi dahil sa maiiwasang panganib na dulot ng pagpapabaya. Tama naman. Pagkakamali o panliling lang na ginawa ng insured o kahit sinong miyembro ng pamilya nito sa empleyado. Tama naman, bakit naman gagawa ng pagpapabaya? Pagkakamali o panliling lang, igago ka na nun. Kinakailangan rin ng PCIC na magbigay ng mga reinsurance service para sa mga nais magbigay ng agricultural insurance. Sa ilalim ng panukala, ang insured farmer na hindi nag-file ng claim sa loob ng 3 panahon ng pananim o ang insured fish pond o fish cafe operator na hindi nakapag-file ng claim ay maaaring magkaroon ng no-claim benefit na 10% ng kanilang premium shared paid na ilalagay sa isang trust fund na nasa pamamahala ng korporasyon. O, yan na naman tayo sa trust fund. Remember the Coco Levy Fund?
Ang trust fund ay maaring magamit para bayaran ang premium rebate o premium credit na sa susunod na panahon ng pananim ayon sa board of directors. So ayun naman po, napakaganda po niyan, no? At least si Speaker of the House may mga panukalang ganyan na tumitingin din sa pangangalaga ng ating mga magsasaka o mangingisda o whatever sa agriculture. Siguro ito rin yung mga isa sa mga nakita ng mga magsasaka o mangingisda na kinakailangan nila. O at least dininig po at naaprubahan naman. So good news po yan, no? At least mayroong protection ang mga magsasaka mula sa pagkalugi. No? O kayo po, mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan sa dalawang batas o panukala na naaprubahan na po sa Kamara? No? Yung pong babawasan ang kawalan ng mga trabaho dahil doon po sa mga mismatch ng mga kakayahan at talento at pinag-aralan natin sa mga higher education. Maganda po yan, no? At ito po yung protection ng mga magsasaka sa pagkalugi. Comment down below and don't forget to like and share, and I hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.